Ng gulay kahit ikaw pinakamagaling magluto, iinumin po niya yan. Kasi sumarap yan dahil sa prutas. Ganun kasimple. Okay? Ma'am, pag bumili ka, kasi promo kami ngayon, original price 2.5, ngayon 50%, 1.2 na lang to, ha? Dalawa na po yung tumbler nyo pag bumili. Yung 2.5, 1.2, may kasama pang reseta po yan. Okay? Kung ano man yung sasadyain yung sakit, naka-indicate na po yan dito, sir. Okay? Bibigyan namin kayo, ma'am, ng reseta yung ganito. Para kung nagme-maintenance sa kayo ng gamot, ito na lang yung susundan ninyo. Huwag ka nang inam ng gamot kasi sisirain lang yung kidney nyo niyan. Hindi ko kayo tinatakot. Ma'am, alam niyo yung red juice, yung binibili sa drugstore? Yung red juice. Sinong pamilyar, ma'am, sa red juice? Yung binibili sa mga drugstore. Yung halagang 2,000 red juice. Alam mo yan, ma'am? Kaya kong gawin dito yun. Oh, ma'am, sabi ko nga, meron akong pattern, pwede nating sundan eh. Ang gagawin ko naman, gamot sa high blood. Yung red juice. Ang sangkap po, yung beet, apple, ginger, celery, cucumber. Lahat yan, ilalagay ko dito. High blood. Oh, ma'am, umiinom na kayo ng gamot sa high blood? Losartan? Palitan natin ng ganito. Ma'am, familiar ka sa ganito? Yung number one sa listahan na beet, sa high BP. Ito yun. Sa Tagalog po lang sing kamas. Hiwa lang tayo ng konti, hindi natin kailangan damihan. Bakit? Kasi concentrated po yung lasa nito. O, tanggal lang tayo ng konti, ma'am, ha? Hiwain natin. O, ang gagawin natin ngayon, ma'am, familiar kayo sa red juice? Sabi ko nga, yung red juice, 2,002 yun. Pero dito, gagawin natin, simple lang. I-juice natin ngayon, red juice. Tanggal lang tayo ng red beet. Ito yung pangunahing sangkap mami sa mga binibentang red juice, okay? So ngayon, ma'am, tanggalin ko lang yung balat, ha? Para malinis kasi magpipretaste tayo eh. O, hiwain ko yung balat kasi eto mami, tumutubo to sa ilalim ng lupa. O, para hindi siya maglasang lupa, tanggalin natin yung balat ngayon. Although, hinugasan naman namin to. O, tanggalin natin yung balat na. Ang gagawin natin ngayon, yung red juice naman. O, kung kanina kulay green, ngayon red naman. Yung nabibili sa mga drugstore na worth 2,000 pesos. O, ngayon, tanggalin ko ulit yung balat nito. Sir, ang ginagawa kong gamot, formula sa high blood po ito, ha. Nakalagay sa BP, number one dyan, beet, ito po yun, sugar beet, ilalagay natin dito. Yung pangalawang nakalagay dun sa high BP, lagyan naman natin ng apple. Okay? Ito yung susunod ngayon. Sir, ang apple, ito yung gagamitin natin nasa natural souvenir. Hindi kasi naigagamit ng asukal. Antioxidant, magandang proteksyon sa baga po ito. Okay? So, lagay natin ng apple. Kaya nga sabi ng doktor, an apple a day, keep the doctors away. Okay? Tapos, yung pangatlo ang nakasulat, sili. Palitan natin ngayon ng dahon ng sili. Kasi sabi ko nga, mas maganda ang dahon ng sili kasi nung inaral ko, at based on science, pampalagnaw ng dugo. Uulitin ko, mama, pag sinabing high blood, hindi madami yung dugo, malapot. Okay? At pag malapot yung dugo, persadong dumadalo yun sa ating mga blood vessel. Pag dumara, lalo na yung manipis na ugat sa batok, kumutok, aakyat yun sa utak. Automatic coma. Kilala niyo, ma'am Isabel Granada? Yung artista? Simpleng sumakit lang yung ulo nun, tapos naligo siya. Yung init ng katawan, umakit sa pinakamataas na parte. Yung dugo, namuo. Pumutok yung ugat, aneurysm, brain damage. Tandaan niyo, mami, ang high blood, walang sintomas pag-aatake. Kaya nga tinaguri ang traitor na sakit po yan eh. O ngayon, ito yung gagawin natin. Babasag ng mga namumuong kolesterol sa ugat, pananag namin yung dugo. Ang apat, ang nakalagay doon, cucumber. O lalagyan natin ngayon ng cucumber, ito po yung pipino. Okay? Rich in alkaline water, pampabagsak ng kolesterol, lalong-lalo na po sa mga arthritic person. Mataas ang uric acid. O ito po yung maganda, ha? Kaya lang ang problema, yung iba pag kinakain kasi hindi pwedeng hindi nakababad sa suka to eh. O sabi ko nga, yung dilis, ibabad mo sa suka, pwede nang kainin eh. Di ba kasi nakikilaw? O ngayon, kailangan, hilaw po natin yung proseso. Tandaan nyo, ang gulay nung inaral sinuri, hindi yan luto, hilaw. Kaya nga, pag bumili ka ng palaya sa mga drugstore, nasa kapsul yan eh. Bumili ka ng malunggay sa drugstore, nasa kapsul yan eh. O bakit ka pa bibili ng kapsul kung pwede namang natural? Okay? Yung Tacoma, okay yun. Maganda yung pang-cleansing. Alam niyo yung Tacoma? Kaya lang, sa pakete, maraming prutas ang nakadrawing. Pero paano kaya nagkasya sa isang maliit na kapsul? O hindi na rin may tuturin na 100% organic. Okay? O ito ngayon, yung huli natin ilalagay, luya. O luyang dilaw yung ilalagay natin, turmeric. Okay? Ang turmeric, ma, maganda to sa mga taong may prostate.
mga taong mataas ang sugar, cholesterol, high blood. Kaya ngayon iba, pag tumataas ang BP, bumibigat ang balikat, nangalo yung batok sa pangit ng ulo, humihiwan ng maliit, nilalagay sa ilalim ng dila. Effective, nagamot. Okay? O ngayon, yung iba ginagawang salabat, di ba? Pinanggagamot sa asma. Sa dami ng binipiso ng Luya Mami, dito palang panalo ka na. Okay? So, babalatan lang natin mamaha para hindi maglasang lupa kasi nga, ipipretase po natin ito. O, tanggalin ko lang po yung balat. Ma'am, even sa mga uric acid, maganda po. Kaya naman, familiar kayo ma'am sa mga binibenta nito? Yung mga pulverized na? Yung nasa tetrapack na mali, 300 na? O, ma'am, may natural naman. Bakit ka pabili nyo na mahal? 10 piso lang ang 1 port nito. Iwa ka lang ng maliliit. Hindi kailangan marami, ma'am. Bakit po? Kasi concentrated po yung lasa nito, ha? O, hiwain lang natin para malinis. Hindi kailangan marami. Ulitin ko kasi concentrated yung lasa nito. Okay, 100% buhay na buhay ang sustansya. Lagay tayo ngayon ng luya. Kompleto na po yung formula sa high blood. Ang gagamitin ko lang pang creamy, saging, kasi sabi ko nga, ang pagkain ng dalawang saging sa isang araw, good supplement. Multivitamins. Okay? Kung umihina ang potassium, murumuro po ang buto, di hamak na mataas yung calcium na tinataglay nito tumpara sa gatas na iniinom natin. Ang gatas pala ma'am, nung pinag-aralan ko yan noong college, ma'am, acid provider na rin pala yun sa katawan. Kaya nga hindi totoo na pag may ulcerin yung iinomin. Okay, lalo lang kayong sasamain. O, ang gawin nyo lang, ganito kasimple. Kain ng dalawang saging sa isang araw para bumalik ang tamang energy ng katawan. Kasi yung iba sa atin, umakit lang ng hagdan, lumakad lang ng saglit, mabilis lang napapagod. Ma'am, yung iba, after mag-break time sa trabaho, after kumain ng tanghali, imbis na lumakas, inaantok sila. O, ibig sabihin, sinyales na humihina na po ang potassium ng katawan. Kaya kailangan, dalawang saging sa isang araw. O, ma'am, pansinin nyo na lang sa mga ospital. Pag bagong panganak, bagong opera, ano yung pinapakain ng doktor? Saging po yan. Kasi ang saging source talaga ng energy. Pag hindi ka nakakatulog sa gabi, may insomnia, saging. Totoo po yan. Magtingnan mo sa stress, nakalagay po yan. Number one na gamot yan, banana. Kasi nagtataglay yan ng tryptophan, pang-repress ng utak, pang-enhance ng brain power natin yan. O, ngayon, ganito kasimple. Ma'am, yung ginawa kong juice, kulay red naman. Ma'am, sabi ko nga, yung radio, subukan kong ikanmas mamaya sa South Star Drug, sa Mercury Drug, 2,000 yun. Ganito lang din kaliit yun. Dito, unlimited na yung gagawin natin, red juice. Lagyan natin ng yelo, ha? Ulitin ko, ma'am, yung yelo, wala nang inalaman sa kalusugan natin to, ha? Ma'am, gusto ko lang patunayan sa inyo yung tibay, kasi pag sinabi kong matibay lang to, verbal, hindi kayo paniniwala sa akin. O dito, hindi ko na kayo bubunahin. To see is to believe. Okay? Lagay tayo ng tubig. Pagdating sa tubig na ilalagay, ma'am, make it sure, mineral, huwag na tayong kukuha ng galing sa gripo kasi nga, kontaminado ng chlorine. Masama sa katawan. Ma'am, yung kalawang nga, kayang tanggalin mo sa damit eh, pag kinula. Eh, paano? Pag pinasok na pa. O, di ba? O, ngayon, takpan natin. Ma'am, tingnan mo yung combination. Tubig, prutas, gulay, lahat natural, walang gatas, walang asukal, walang medyo, walang magic sarap. Pag ininom mo, hindi mo natutunawin kasi pag kumain ka ng gulay, paglabas sa katawan, nananatiling gulay. O walang makukuwang sustansya. O ang gawin natin, ipasok mo na sa ugat. Kaya nga,